Yo, what's up guys? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito na muli ang inyong Kragada TV. At ngayong araw ay wala akong ibang gagawin kundi lutuan kayo at bubutumin ko kayo sa aking lulutuin. Magluluto tayo ng tinolang manok. At eto na nga guys ang ating gagamitin para sa pagluluto natin na tinolang manok. Hay ka nga ma. Eto ang isang kilong manok. Siyempre hindi mawawala ang sayote. Asaluan pa natin ang dahon ng sili, tanglad, at ang magtutropang panlasa, sibuyas, bawang luya, siling green at paminta. Sama ba ito? Siyempre, para lalong mas masarap ang luto natin ng tinola, lalagyan natin ang Knorr chicken cubes. Baka naman. Umpisa na natin. Siyempre, umpisa natin huwain ang sayote. At eto na nga guys, tuloy-tuloy pa rin ako sa aking paghihiwa. Medyo pinaiyak ako na ito. Sibuyas. Tinulungan na ako ng magiting kong mama. Una natin ilalagay ang luya. Isahin ang luya. Ang taas naman ng ano? Ako na nga kasi dyan. Ayan ako yung luto ko na yung mula. Kaya na nga. Ah. Sarang. Sarang kong patungan. Luya, tapos bawang. Napakadali lang pala magluto, no? Sige, okay na yan. Ano ba ito? Ulam pang mahirap, pang mayaman? Ulam pang sakto lang. Budget meal lang to. Tapos sibuyas. Guys, panoorin niyo mabuti kung paano magluto ng ano, sa mga di pa marunong magluto diyan. Pwede niyo gawin ano to, idea. Sibuyas, bawang, luya. Gigisan niyo muna. Medyo lutuin natin ng konti para mabango. Ang taas naman kasi ng kalan. Ang susunod ay ilagay ang manok. Galing talaga magturo ni mama. Yan. Punog pa lang, masarap na. Tapos nun, pwede na natin ilagay ang chicken nor cubes para sipsipin niya yung lasa. Mga ilang minutes ito? Mga 2 minutes lang. Yun, ito na nga guys. Pinapalambot mo, pinapaano mo natin ng konti ang manok para sipsipin niya yung ano, lasa. Ay, sana kayo sa aming kala na ano pa kami, low budget. Makikita nyo, nakalagay na siya. Kumbaga, pinapa-absorb na lang yung ano. Sabi nga ni mama, maya-maya daw konti para mag-absorb yung lasa. Kailangan dandahan ng apoy nito. Ah, dandahan lang pala ang apoy. Para lumabas yung dugo ng ano ba.
para hindi malamsa. Takpan muna natin. Yun, takpan daw muna. At ito na nga guys, nanda ko na ang sili, paminta at itong sayote na may tanglad. Andito pa pala yung siling green. Bali, pinapalambot muna natin ng konti yung manok sa loob para ma-absorb niya yung lasa at mawala yung langsa. Sana ay magandang ano to sa inyo, makatulong sa inyo itong idea. Hindi naman siya bago, sabaga ito yung basic recipe ng tinolang manok. Silipin natin. Hap, hindi pa pwede. Yan. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like, share at mag-subscribe para updated ka sa aking mga video. At ito, balikan natin sa aray ko, ang init. Napaso ko ng sabaw. And medyo halu-haluin natin. Wala nga, medyo hirap ako ah. Walang tagahawak. Yan, haluin natin siya guys para mas maganda yung pag-absorb ng ano niya. Konting halo lang guys. Bali, hintayin natin siyang mamutla. Yung parang medyo half cook na siya. Ayan. Sarap. Yun oh. Manok, manok. Sarap naman yan. Ano siya guys? Oh, medyo luto na. Yummy. Yummy, ay hurot na natin. Ay, puta, nakalimutan na yung tanglad. Hurot. Nakalimutan ang tanglad. Dapat dun kanina sa nagasirit-sirit program. Yun, nakalimutan ang tanglad. Pero okay lang naman daw. Okay lang yan, lagay na tanglad. Hayaan daw muna natin kumulo kasama ang tanglad. Yun. Bango na. Pwede na natin siya siguro lagyan ng ano naman. Gulay. Anong gulay? Sayote. Yun, sayote. Lalagyan na ba yun ng sabaw? Oo, maya. Ah, okay. 5 minutes para lumang. Paglagay nyo ng sayote, mag-ano kayo ng 5 minutes. Parang medyo lutuin lang ng konti yung sayote. After 5 minutes, pwede siya lagyan ng sabaw. Nagugutom ako sa amoy. Sarap. Takpan natin ulit. Yun. Mukulo na. Matigas pa. Ayaw mo hapkok nito ngayon. Okay lang, bimula niyan. Nasa inyo naman yun kung gusto nyo lang. Ihurong na natin ito para medyo magumang ng konti. Yun o, nilagay na siling green para medyo umanghang ng konti. Pa natin ulit. Medyo matagal-tagal pala magluto ng tinola. At naiinip na yung ating dahon ng sili. Sigurado ako, masarap to. Ito nga pala ang aming kusina. Yan, simple lang po ang kusina namin dito. Yun! Lalagyan na natin siya ng sabaw. Yung sabaw niya pala ay hindi ganong marami. Tama lang.
Si mama talaga yung bida dito. Uy, ulo kami. Sira ulo kami na. Yan. Lagyan na siya ng sakaw. Pagkulo yan, ilagyan natin. Tapos, pagkulo, yung sili na. Dahon pala ng sili. Okay. Yan na nga. Malapit na maluto ang ating tinolang manok. Nagutom ako. Tagal niya. Pwede na natin siya lagyan ng gulay. Hey, sarap. You know, ito yung tinatawag na lutong ilongga. Tinola. Ayan. Asin bitchin pa ma. Timpla na rin natin. Yan, para mas malasa. Asin bitchin. Hindi talaga, kahit ako hindi ako sanay na ano eh. Yung ano lang, cubes lang, di ba may ganun? Cubes lang. Excuse me po. Cubes lang. Meron talagang asin bitchin. Si ano yun eh. Mas pinalasa. Mga ilang minutes na lang to ma? Saglit lang. Ah, ilang minuto na lang, pwede na natin lantakan to. Alright. Medyo may katagalan pala magluto ah. Pero sigurado naman masarap to eh. Yan o. At luto na ang ating tinolang manok. Ay, naglagay natin ng ano. Konting bitchin. 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 Bisaya talaga eh, no? Proud Bisaya. Okay, luto na siya, guys. Ayan. At eto na ang ating tinolang manok. Ano pang hinihintay natin? Tara, kain na. Tara. Pangingitan nyo. Kain na. Salamat nga pala sa lahat na sumubaybay sa vlog na ito. Huwag niyong kalimutan i-like, share at i-subscribe para updated kayo sa aking mga bagong video.